Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So it's been 7 months na nga since my last video here on YouTube. And I'm back here with my everyday makeup routine. Ayan, baka sabihin nyo hindi ako nakasuot ng damit. Ito na. By the way, this video is sponsored by ICOICE. And after this video, ipapakita ko sa inyo yung mga contact lens na nakuha. So let's go back to my everyday makeup routine. So tapos na ako maglagay ng skincare sa mukha. So first things first, na ilalagay ko sa mukha ko this one, Fit Me Fresh Tint from Maybelline. Ang shade nito is 03 and saktong-sakto lang siya sa face ko. Next one is concealer also from Maybelline. Actually, nawala na yung label niya. By the way, ang shade nito is sand and lahat ng shade na kinukuha ko is hindi masyadong maputi sa face ko dahil ayoko ng sobrang puti sa mukha. Then, nagigay muna ako dito sa under eye ko itong Bare and Bliss Fine to Refine Compact Powder in the shade of Warm Beige Nectar 03. Ito talaga yung pinaka-favorite kong liquid blush. This one is Beauty Beauty by Paul Unating. Kahit konti lang ilagay niya, sobrang pigmented na. Pasensya na na yun sa likod. Talagang, ewan ko. Then, I'm using brush to spread it out and also maging balance yung blush natin. At naglagay din ako ng compact powder sa may blush ko kasi medyo basa-basa pa. Sa totoo lang, hindi ko na rin kailangan magkilay kasi pinapatubo ko yung kilay ko dahil before talaga is makapal talaga yung kilay ko. Pero kakaahit ko kasi is nagkakaroon ako ng spot sa kilay. So, ayan. Iniiwasan ko na din mag-ahit. Actually, sa bakasyon lang tayo ngayon. So, ito lang yung mga dala kong makeup talaga na pang travel na ginagamit ko. Then, I'm using this Bleat by Curline in the shade of Butterscotch. Naglagay ako sa eye area and also nag-contour ako sa nose. Dalawang brush lang yung nadala ko and nakalimutan ko magdala ng mga small brushes. Then, gagamit ako nitong Shawell Eyeliner Gel. Actually, ito yung pinaka-least favorite ko na eyeliner but dinala ko siya dahil sayang. Hindi kasi siya, guys, waterproof and smudge-proof. So, pag natamaan mo lang siya, is magkakalat talaga siya sa mata mo. Pero dahil nga nasa bakasyonan tayo, why not nagamitin ko siya for everyday makeup? Then, gamit ko pa rin tong Bare and Bliss Compact Powder and naglagay na ako sa whole face ko dahil ayun na, nabake na natin siya. And this one is gagamit tayo ng mascara. Actually, ito yung pinaka-favorite kong mascara all time kasi super affordable and cheap niya lang. Actually, I've been using Maybelline mascara for such a long time, like 3 to 4 years na. Then, I'm using this highlighter by Careline. So, in the shade of Strobe Stick and hindi ko mapakita sa screen kasi hindi nag-focus. Actually, ang highlighter talaga is hindi mawawala sa makeup yan. Kung gusto niyo talagang magmukhang kumikinang yung face niyo and also dumaan din sa contour. Then, gumamit na ako sa lips na tong Curline Soft Suede Lipstick in the shade of Mood. Gumamit pa ako nitong Dear Darling Tint from Etude House. Hindi ko alam yung shade niya. Wala kasi naka-indicate. Pero ayun. At nakalimutan ko din mag-contour kanina. So, ito. Sa last ko na siya ginawa. And hindi talaga mawawala sa akin to for everyday look. Actually, hindi dapat talaga ako mag-voice over dito sa video na to. Pero sobrang lakas kasi ng hangin ng time na to. And then, this is my final look. Let's go back to ICOICE. Actually, when I first got it, sobrang cute ng packaging nila kasi sobrang eco-friendly. Then, sa envelope na to, meron siyang wearing instruction kung paano ba ang tamang paggamit ng contact lens at tamang paglagay sa mata. At sa likod naman ito, kung paano tanggalin ang contact lens sa ating mata at linisin ng maayos. First contact lens that I have here is Cherry Ocean Blue and expiration date niya guys is 2028
Which is nakuha ko lang naman siya this year. So, bali 5 years yung ma-expire. And meron ditong maintenance method kung paano ba alagaan yung contact lens. Pero dahil yung ipapakita ko na to sa video na to is hindi ko na siya nagawa. Actually guys, mahilig talaga ako sa mga colored contact lens kasi pwede mo siyang bagayan ng mga different makeup look. Actually may ganito na rin ng contact lens na ocean blue pero mas maganda pa rin yung combination ng color nito. The next one I have here is Topazio Blue. Yung unang tingin ko dito is super blue niya, tignan. Pero nung pagkalagay ko sa mata ko is napawaw talaga ako. Pero hindi ko lang gusto sa lens niya is malaki pa siya sa iris ng mata ko. And para ako naka-filter way back 2012 pero pag malayuan naman hindi naman siya halata. Ang mas gusto ko nga sa kanya pag malayo and it's parang makinang yung mata mo. The next one is I have here din a Taylor Brown and super 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 in love daw ako dito sa contact lens na to. Compare sa mga previous na contact lens na nasuot ko na Taylor Brown, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko na contact lens. Bukod sa comfortable suotin sa mata, sobrang ganda ng combination ng pagka-brown niya. As you can see naman, super natural look lang talaga siya tignan sa mata ko. The next one, meron ako dito ang Rococo Joy Green. Actually, first time ko lang magkaroon ng green contact lens. Unang tingin ko sa kanya, super green niya at hindi na ako nag-expect na bagay siya sa akin. Pero yung unang suot ko, sobrang napawaw talaga ako na ang ganda-ganda niya. And hindi ko in-expect na ganito pala yung itsura niya sa mata. Ito, super common ito sa akin. This one is Polar Lights Gray. Pero yung pagkakita ko dito sa kanya, parang wala siyang contact lens sa loob na lagayan. And marami na rin kasi akong grayish na contact lens. But this one is super kakaiba yung itsura niya. Hindi siya normal na gray. Talaga makikita mo is sobrang kakaibang gray talaga siya. As you can see, hindi siya mukhang contact lens. Para talaga siyang natural look sa mata natin. The last one is Meta Green. Ito talagang pinaka nilas kong contact lens dahil sobrang kakaiba niya. Pagkakita ko dito, hindi ko siya magets kung ano ba talaga yung itsura niya para sa akin. Sobrang confused talaga ako nang sinuot ko to kasi hindi ko talaga siya magets. But nung lumayo na ako sa camera, ito na yung itsura ng contact lens. So, okay na okay pala siya. Super.